Bola sa DWIZ. Programang sasamuhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-good shot. Pero pwedaw, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Karambola. Magandang umaga. Welcome to Karambola. Kasama sa impilan, Conrad Banal. Ako po si Trixie Cruz Angeles. DWIZ text line 0999-376-6768. Ulitin po natin, 0999-376-6768. We're also on Facebook Live and YouTube live streaming. Huwag pong kakalimutan, like, share, follow, and subscribe. DWIZ hotline 8470-1750-254. Ulitin po natin, 8470-1750-254. We also have a DWIZ app, downloadable from our DWIZ website, dwiz882am.com. It's both for Android and Apple. iOS. May iOS at saka Android iOS, siya. Yeah. 17 days before elections. Oh, teka muna. Anong, teka kailangan muna. Describe ko muna ano suot. Ay, suot ko. Naka-itig jacket ako na blouse. Okay. Tapos yung kanya skirt, printed. Yes. Iba-ibang kulay. hindi daw ako marinig. Yan. Iba-ibang kulay, printed. Pagkatapos, yun hong kanyang sapatos, parang high-cut na sandals. Okay, another kind, yeah. Yung high-cut, di ba hanggang sakong yun eh. Hanggang ano to, hindi pala, ankle. Ilang pasa? Bukod, ano yun? Bukod, ha? Ano yan? Bukong-bukong! Hanggang bukong-bukong yun. That's the bone, di ba? Yung buto na, lagpaso doon. Yan. Okay. Pero sandals. Yes. Diba? Ayan. Nagawa ako na yung obligasyon ko sa inyo. Actually, dress ito, hindi blouse. Hindi ba blouse? Dress, buong dress, magkaiba, two-tone. Yes. Yun. Yan po. Yun. Ano sabi mo, 17 days? 17 days before election. Wow. Pero mukhang malungkot ang weekend. Bakit naman malungkot ang weekend? 23 and 24. Baka hindi matuloy yung debate. Di ba birthday ni Lenny yung 23? Ngayon ata. Ah, today ba? Today, 22. Oo, baka hindi ho matuloy yung debate. Bakit, kamo? Bakit, kamo? Business ho pala ito. Nalulugi. Ito ang istorya. Sabi ng mga... Chika mo ginagawa na yung debate na yan. Doon sa isang magandang 5-star hotel, diyan sa reclamation area, ang tawag Sofitel. Okay. Yan yung dating Philippine Plaza Hotel. Naging Sofitel na ngayon. Diyan ginagawa yung debate. Ang laki daw ng utang ng organizers. Sino yung organizers? Hindi po COMELEC. Ayun, nagkalabasan na. Ito palang COMELEC did another Rappler. Oh, meron silang... Nakipag-deal sa isang private group. Yung private group na yon, sila ang gagawa ng debate. Siyempre, yung private group na yon, televised yan, pagkakakitaan yan. Diba? Okay. Business eh. O nga. Ngayon, ang main attraction ng debate dapat, si Marcos at si Sarah. Why? Sila ang nangunguna sa survey. Mahigit 50%. Yes. Hindi dumarating yung dalawa. Okay. Di nilangaw. Ang bait pa ng word mo, nilangaw. Nilangaw po. Okay, hindi kumita. Mm-hmm. Ayaw mag-advertise ng mga tao. Siyempre, ilan ba ang viewership? Sabi mo nga, mas malaki pa yun sa'yo eh. Oo, considering. people just don't care. Ang laki daw ho ng utang sa Sofitel, 14 million. Wow. Sa Philippine Plaza Holdings. Yan ho yung may-ari ng hotel. Paano kaya? 14 million pesos.
Ang may pakontrata nito kasi, ang Comelec, ibinigay yung kontrata sa Impact Hub Manila. Okay. Sino yung Impact Hub Manila? Impacto, hindi ho Impacto. Impact. Okay. It's a foreign group. Worldwide, Impact Hub. Mm-hmm. Na nagsimula yan sa, if I'm not mistaken, 17, 18 years ago, somewhere in Europe. I think it's in Britain or in Austria. I'm not sure, no? But one of those. Pero marami ho silang offices. Ang headquarter nila ata sa Austria. Okay. But it started in Britain. Merong Impact Hub Manila. Yan yung local version. Yan ho yung kumuha ng kontrata dyan sa debate na binigay naman ng Comelec. Walang bidding yan. By the way. Wala. Narinig mo ba na nag-announce ang Comelec? Ayan kasi. Yan ang hirap sa mga ganyan. Teka, in-award nila, anong bayad nila dito kay Impact? Kay sa Impact Manila? Hindi sinasabi. Secret pa din yan. Yung kontrata nila, top secret ho yan. Okay. Ano kayong benefit? Business pala, business. Hindi makabayad ngayon ng 14 million. Lugi. Okay. Oo. Okay. Ang commitment ho na babayaran daw sa Sofitel, eh 20 million. Okay. For 6 million pa lang nababayad. May utang pa na 14 million. Laki pa lang pera nitong debate. Hindi nakakabayad nila lang. Dahil ho, kulang sa excitement yung debate. Unang-una, napakasama ng format. Number two, wala ka toria-toria yung MC. Ikaw naman winner eh. Hindi si winner eh. Wala, ito naman eh. Number three, sasama ng question. Di ba? Wala kang mapulot. Walang nanonood. Di ayaw ng advertiser. Sama ng siyempre. Rating. Di ba? What's the wala point? Doon yung mga superstar. Wala yung rockstar na si Sara Duterte. At saka si BBM. At saka si BBM. Kaya pala panayang banat dun sa dalawa. Bakit hindi nag-a-attend ng may debate? May parusa pa. May threat pa ng parusa. Ayun. Pinoproteksyonan pala yung kontrata. Yan. Mahusay dito, Comelec. Saan kaya pupunta ang hindi ba? Walang tigil. Ang banat doon sa... Kay Marcos at saka kay Sara Duterte. Ba't di kayo ma-attend ng debate? You're denying the people. The right to know. Yan. Hindi raw, kaya raw babagsak sila sa rating kasi hindi uma-attend ng debate. Kung ano-ano na klaseng sinasabi. By 12 noon daw today, kapag hindi binabayaran yung 14 million, hindi matutuloy. Who will come up with the 14 million? Ayan. Comelec? Comelec? May share ba Comelec? Baka, kasi hindi natin Luki. Alam yung terms eh. Anong binigay nila dito? So, tingin ko niya na, suspecha ko. Is that, kasi walang pera ang Comelec. At saka, most likely wala ito sa budget. Okay. At least hindi ganun kalaki. Ala Rappler lang to. Ang Rappler, basta off binigay book. Nila. Off book. Basta binigay nila. Eh, kikita ang Rappler eh. Eh, hindi kasi, kasi ang Comelec, walang ano yan eh. Walang pananagutan kahit kanino eh. So, they can do whatever they want. At walang makakasita sa kanila, kundi correct. Impeachment lang. So, yun ata ang masama doon. No, kikita yung ano, yung organizer because they're allowed to sell ads. So, tama, malulugi nga kasi vicious cycle, walang nanood dun sa first one, konti nag-advertise. So ngayon, dito sa last one, bakit pa natuto na yung mga advertisers, nakita na nila. Okay. Ayan. So, nilalangaw yung debate na kasi daw ho, nakita nyo naman yung venue. Diba? Ginastosan ng husto yung venue eh. Diba? Sa Sofitel. Yung Sofitel kasi meron tent.
Yun yung kanilang event place. Doon ata ginagawa yun. Doon sa Sofitel Hotel. Kasi madalas yung mag-convention dyan eh. Sa Sofitel. Okay. Yung kanilang ground floor, yung ballroom, and all the function rooms. Tapos yung, kumbaga, yung second floor nila, parang tumatay ang mezzanine. Mm-hmm. Maraming function rooms. Maganda mag-convention doon. Mm-hmm. So, paborito yan dito sa Manila. Okay. As convention place. Yan, EDSA Shangri-La. EDSA Shangri-La. Yung Marriott, dyan sa Marriott Hotel. Mm-hmm. Dyan po sa Resorts World Manila. Malaki yun. Yan ang mga paborito. Ngayon, meron pa ba silang oras lumipat? Kung sisipain sila ng Sofitel. At sino tong Impact Hub Manila? Oo nga, isa pa yan. At saka, why the secrecy? Why not bidding na lang? Out and out bidding. Bakit even nga? Even if they're not spending any money on it, they're giving away a benefit. Diba? To the exclusion of everybody kikita else. Kikita yun eh. Problema, hindi kumita eh. Mm-hmm. Mukhang lugi nga. Mm-hmm. Hindi nga, i-stapa nga. I-stapa nga. Sa Piteli. Correct. Nasa kontrata, 20 million eh. Mm-hmm. Wala, hindi pa bayad yung mahigit almost 15 million. Okay. Paano yun? Kasi siguro, hindi makasingil sa advertising. Naalala mo yung sinabi ni Dr. Willie Ong? Yung break sa debate? Ito rin ba yun? Ano na? Ito rin ba yung debate na sinabi niya nung after the commercial break? Sinabihan sila? Medyo... That has everything to do with it. Ang hanga nyo for the rating. For the rating. Ayan. Yan po yung debating binabatikos nila na walang katapusan si Marcos. Sa social media, pati na yung mga tawag nito, traditional media, dahil hindi sumisipot sa isang debate, na 30 seconds lang bawat sagot. Sinethreaten nila, di ba? Ha? Sinethreaten pa nila. Ano? Na paparusahan yung mga hindi dumadating. Hindi lang yun, ha? Naging sabi seryoso na po, pa. They're mulling. Paparusahan? Umabot pa sa point that they're thinking about, including as a ground for disqualification, failure to attend debates. Ayun pala yun, may business pala. Protecting their business interests. Ibig sabihin, may kumita pa dito? Di malayong mangyari yun. Anak ka nang! Yun pala yun, ino-oppress nyo. Itong mga ayaw pumunta, as if naman this had nothing to do with freedom of speech. Ayan. Mm-hmm. Sa CNN pala yun, sinabi ni Willie. Sa CNN debate ba yun? Yeah. Yung kinuwento niya. Yung kinuwento niya. Kailangan ang hangan. Ang hangan daw. Kailangan. Kaya biglang nag-freak out si Prof. Walden. Hindi ko minag-debate daw eh. O hindi ba yun yun? Sabi ni Pinay Paparazzi. But I know, yung mga debate, lagi dapat talaga maging exciting yan. For the debate to become exciting, kailangan pagsabungin. Kailangan magsabong yung mga participants. Magbakbakan, magbanatan, parang yung ginagawa ngayon ni Kid. Divisoria. At saka ni Lugaw Len. Happy birthday nga pala. 23 daw birthday. 23 ba? Yeah, dapat sure? Alam mo yan. Ay. Mas nakakaalam ka dapat tungkol dyan. Ay. Hindi nga ako nang babati ng happy birthday. Okay. Hindi ako nang babati. At hindi rin natin siya babatiin. Hindi tayo nagbabati ng happy birthday. Yan. So, sa 30 seconds. Bukas pa kasi. Sayang din yun, yung debating yun, dahil pag-uusapan daw economic infrastructure reforms. Okay. Bigat ng mga topic, ano? And you have exactly 30 seconds to explain the reforms.
Tapos may bell pa. Pag 10 seconds to go, may bell pa. Matataranta ka muna bago ano. Kainis. Pakahusay kasi ng format niya eh. Mm-hmm. But hindi na lang free-wheeling discussion. Para quiz be kasi kung free-wheeling, baka magkasundo silang lahat eh. Hindi, baka nga mas ma-exciting yung magbabakbakan eh. Pwede. Eh, diba? Mas, it has to be a debate eh. Mm-hmm. Debate. Must be a debate. Paano naging debate yun? Mm-hmm. Ako, tatanungin ng isa, sasagutin ng lahat. Pagkatapos, asan yung ano? Asan yung, paano mo kukontrahin yung sinabi ng iba? Wala ka namang, wala kang chance, wala kang time. Walang time. Mm-hmm. Okay. So, mas mahusay pa siguro yung paliwanag mo na lang sa diretso sa tao. Mm-hmm. Kung ano yung gusto mo. Halimbawa, yan sina, doon daw sa ano, Batangas, etong si Sara nagsalita tungkol sa health. Ano sabi niya? Ang universal health law raw, mm-hmm, ayon sa kanya, napakahirap i-implement. Mm-hmm. Ha? Well, ako totoo, nakikita ko yun eh. The Universal Healthcare Act is it's so hard to implement. Yes. Oh. Because it's anchored on PhilHealth. On insurance? On insurance. Ano ba? Mali yun eh. Rina, diba? That's why si Harry Roque, who was the original author of the Universal Healthcare Act, together with J.V. Ejercito, si Harry sa House, si J.V. Ejercito sa Senate, it wasn't originally conceived to be, insurance. Uh-oh. Pero, well, that was the existing setup. So, parang in-incorporate nila. And now, sabi ni Spokes Harry, it's not working. So they want to redo, that's the part of his platform eh. Silang dalawa ni JV. To redo it so that it's no longer dependent dun sa insurance. Aha. Kailangan talaga, walang tayong choice. Government really must undertake Alam niyo ho, yung ginaya kaya natin kasi, yung sistema sa Amerika, insurance system. Which by the way doesn't really work. Doon private. Uh-huh. And it's not working. Unang-una, yung mga insurance, hahanap at hahanap ng paraan yan para sabihin hindi covered. Correct. Siyempre. Because they have to protect their bottom line. Ayan. Business kasi yan. Yes. Business ho yan. Parang debate. Parang debate. Business din yan eh. Parang Comelec. Business yan. Malaking business. Parang yung Rappler din. Yung kontrata ng Comelec sa Rappler. Business yan. There's something interesting. Sabi ng isang viewer natin dito sa YouTube na nagpadala din sa Super Chat kasi tingin niya importante ito. Sabi niya, please check the webpage of Impact Hub Manila. Merong group pic si Cecil Andario, Impact Hub Manila Chief, with Bam Aquino. Plus, they sponsored a Zoom with Kaki, anak ni Mr. Cuneta, as speaker. Big sabihin niya may kulay. Posible, di ba? Abono kayong 14 million. Or at least, kumbaga, the people they interact with, bakit puro galing doon? Magaling. Maraming salamat. Ang husay ng researcher niyo. Bernardo. Impact Manila. Kapatid mo ba Impact si ano? Si... Sino? Sino ba yan? Si Catherine? Hindi po. Hindi lang. siya yata. Kapatid dyan na hindi artista. Kapatid niya yung si Katrina, hindi girlfriend ni Daniel Padilla. Pero Katrina Bernardo. Katrina. Nagsalita si Sara, balikan natin to. Okay. Sa Batangas, at ang kausap niya, mga nurses at mga healthcare professionals. Okay. Ipinaliwanag niya ang problema natin sa health. Mm. Para sa akin, mas maganda pa yung kaysa doon sa 30 second na isasagot mo. Exactly, di ba? Interviews. Yung ano lang is, ang nakikita ko lang that is a good aim na ginagawa ng Comelec is to equalize yung availability of time and attention para dun sa ibang mga candidates. Para hindi naman yung, kasi most of the leading candidates, alam naman natin may mga, have easier access to funds. Okay. Yung mga iba, they don't have easier access to funds but they might also have something to say. So yun yung nakikita kong maganda. Kasi pagdating sa interviews, syempre most interviewers would want to go for the
for the superstars, yung mga leading na. Mm-hmm. Pero, di ba, may internet eh. Problem so, na. At sinasabi ni Sarah, maganda yung healthcare eh. At malaki ang responsibilidad ng LGUs doon. Mm. Kaya di doon daw sa kanila, as experience niya, as a mayor, ha? Mm-hmm. Malaking challenge for the LGUs, mm-hmm. yung healthcare. Alam niya, pwede makatulong yung act na yan, pero napakahirap daw gawin sa baba. Mm-hmm. Ang biggest obstacle po dyan kasi yung funding. Yes. Why? Because the funding goes to PhilHealth. Exactly. Hindi ho doon instead sa mga the, nasa front line. Or directly to the hospitals. To the ano, magkano ang napupunta sa PhilHealth? Yun hong lahat na 16 taxes napunta dyan. Yes. Sa PhilHealth. Buong buo. Yeah. Okay. Pagkatapos nun, imamatch ng gobyerno yon from the budget. Yes. So nagdo-doble yun. So lahat ng pera na yon nasa PhilHealth para nakawin ng mga hospital. Kaya naman. Hindi ba? Hindi. Baka feel like officials dito. Hindi lang hospital. Kasama na rin yung mga dialysis. Feel health officials. Hindi ba kasama? Ewan ko lang. Iniimbestigahan yan. Under investigation lang. Yan. Yung mga cataract clinics. Yan. Kasama ho yan. So, isinasabi nga natin, ito ang pharma. Laki-laki ng mga. 250 billion pesos a year. Pharma. Profit or sales? Ang market. Oh, okay. Ang laki nun. Ngayon, isipin nyo ho, ang difference ng price ng gamot dito sa atin. At saka halimbawa sa India, na parehong-parehong gamot. Mamatay ka na sa inggit. Ang laki ng tubo nila. Kumbaga ho, yung health ng Pilipino, inilalaban natin sa profit. Hindi tama eh. Para sa akin. Kaya ang dami nagkakasakit, namamatay. Diba, saan ba yan? Japan ba yan? Is where the government buys all the... Yes. Yun ho ang sistema sa Japan. The government buys all the medicine produced by the pharma. Tapos gobyerno na bibigay sa mamamayan na libre. Why? Kasi ang philosophy nila, health yan eh. Hindi dapat subject sa profit yan. Yung mga pharma doon, kumikita rin, pero ayos lang yung kita. Hindi naman killing. Correct. Dito sa atin, they're making a killing. Yep. 250 million? And yet, 250 billion na market, and yet, hirap na hirap tayong bumili ng gamot. So, saan nang gagaling yung 250 billion na yun? Ipinangungutang po ng mga kapwa Pilipino natin yan. Yep. Para makabili ng gamot. Baka pinagnanakaw pa. Diba? Oo nga naman. Baka kaya pumapasok sa illegal drugs. Maybe it's time to slowly overhaul that system. Yung approach natin sa healthcare kasi is still profit, like it's a business. It shouldn't be. Lagi. Sa France, yung model sa France, ayun, mas in love ako doon. Yung punta ka sa ospital. Wala. Papagamot pag ka. Pag may sakit ka, punta ka sa government, sa hospital, sa clinic, at meron ka check-up, regular check-up. Yung mga doktor po doon sa France, hindi yan yung mga, Pero hindi daw libre ang gamot sa Japan. 30% off lang daw, sabi ni Ma'am Yolanda Yoshida. Malaki yung following natin sa Japan eh. So, batiin ko lahat ng karamulista sa Japan. Maganda umaga. Ano ba tawag? Ohio. Ohio o Cleveland? Morning, Boss Jonathan. Good morning. Batiin din natin lahat ng mga bumoboto sa overseas. Yoy! Kasi ang lakas daw ng turnout. Nakakalungkot naman ang ginagawa nyo. Bakit na naman? Ano na naman ginawa ng OFW? Over 90% talaga. Ang voter turnout? Voter turnout. Ay, fake news daw dyan. Over 90% ang voter turnout, tapos over 90% ang share ni BBM. Bakit kayo ganyan? Higher than expected daw, sabi ng Pumilek. Oo. Wala pang debate yan, ha? Wala. Hindi nga nagdi-debate yung mga yan.
At yan, At yan ay hindi rin, involved yung mga teachers. Maraming teachers ngayon nagbibigay ng mga memo sa mga estudyante nila. Mag-attend kayo ng rally. Ay. Meron sa Cebu, mamaya babasahin ko, tinik sa akin eh. Ay, sa Cebu. May ilan kasi na? Parang dalawa, tatlo na kita po. Ang dami daw umattend nung sa Cebu. Sige, pagbalik natin. Ang oras natin, 8:30 na. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Nagbabalik ang Karambola, kasama pa rin sa impilan Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, ako po si Trixie Cruz, Angela. Ito, nabasahin ko naman yung mahalan niya. Ito kasi galing sa ating mga OFW leaders, the Unified Migrant Workers Network. Okay. 90% ang turnout in most of these areas. Okay. Kingdom of Saudi Arabia, ang para kayo sa BBM SARA, absentee voting. Saudi Arabia, 97% sila. Kuwait. BBM SARA? Oh. Kuwait, 98%. Nang bumoto, 97%. Yung out of the 90% na mga nagboto, 97% BBM SARA. Maliit. Kuwait, 98%. Maliit. UAE, 97%. Niwala man lang naka-100 dyan. Hong Kong, 97%. Singapore, 97%. Norway, 96%. Exit polls ito. In other words, sinabi ng mga bumoto na ito. Kung sinong binoto nila. Sinong binoto nila. Excuse me, exit survey. Exit survey. Kasi exit po, awayin sila ng comment niya. Exit survey. Partial results from the monitoring of our OFW leaders stationed in the voting centers. Yan lang. Binabasa ko lang ito kasi ito yung report ng mga... Tayo naman nagpapasalamat sa ating mga overseas workers kasi napakatsyatsyaga nila at saka talagang nagbabantay. At matindi ang kanilang pagnanasa na maayos ang ating bayan. Yun lang. Maayos yung halalan lalo. Oo. Demi, daya yan! Oo nga. Ito rin. Yun nangyari nga. Di ba nag-rally sa Cebu? Ayan. Nag-rally. Ayan na po. Ito. Dami raw. Galit ko lang kung ipa-refer sa inyo itong ginagawa ng Dean ng College of Maritime Education at the University of Cebu, a certain Edgardo Enriquez, nag-memo and joining regular maritime students to attend the campaign activity for Robredo. Ay, talaga? Memo, ha? Inside the campus. Hindi, pero asama daw ng English, eh. Ha? Ayun ba yun? Iba yun. Yung Dean din. Ay, Dean din sa Cebu din yan. Sa Dean sa Cebu. Parang tatlo yung nakita ko. I don't mind the, na criminal. I don't mind na himukin yung, hikayatin yung mga estudyante na umatay na rally ni Robredo. Okay lang yun. Diba? Mm-hmm. Ang hindi maganda ron, asama na English mo eh. Mm-hmm. Hindi, ang hindi maganda. How dare you be in education? Hindi, ang hindi maganda... Sila na tinagalog mo na lang. Ang hindi maganda pati doon, nagme-memo ka. In other words, merong coercive effort. Memo eh. Kasi pag nag-memo ka at hindi ka nag-attend, baka ma-fail ka. Okay lang yung kinakausap mo sila. Punta tayo dito. Basta tama lang ang English. Kapag masama ang English. At... lalo na pag yung English mo na yan, inilagay mo sa memo. Ayun na ko. Patay. Bistadong-bistado. So, tinuturoan mo ng mali. Oo. Tagalogin mo na lang. Oo. Bagay kasi yung iba rin. Sama rin ng kanilang Pilipino. Yeah. Nakakahiya na sabihin Pilipino dahil sa sama ng grammar sa Pilipino. Oh well. Tapos itong si... Willie... Wag kang... Si Willie? Ito si Willie Orado. Ito yung ating chairman ng
BBM Sara, unit team sa Bay Area. Dumating siya dito at pumunta sa Lipa, doon sa rally. Ito yung sinasabing rally. Sa rally. Ayan, yung Batangas rally. Sabi ni Mandanas, destiny yan eh. Okay. Ito, Batangas, sabi niya. Destiny ito yan. Ito si Ray Willie, nagyayabang pa. At sinabi daw, na napakarami daw ang nando doon sa Lipa. Sa Lipa. Kumain ka lang ng lomi dyan. Ikaw Willie. Naman eh. Sobra-sobra daw ang tingin niya. Okay. Eh sabi ko, ikaw Willie. Sobra-sobra ang dami. Sobra-sobra. Sobra-sobra ka naman mag-report. Porque magaling ka sa Bay Area at sinasabi mong baka sa Bay Area 90% din kayo. Hindi totoo yan. Uh-huh. Baka 92, pwede. Kung 90% lang sila sa Bay Area. Nagkikibet kasi daw sa mga Middle East, okay lang 98%. Baka daw sa kanila, tatapatan nila yon. Tingnan ko nga. Ano ni hindi makaka 100? Wala man lang makaka 100 yan. Tingnan ko nga, Willie, kung kaya ninyo yan sa Bay Area na yan. Tingnan natin. Oh. Kung kaya ninyo. Kahapon, ito, 47th anniversary pala ng Kabataang Barangay. Nandoon yung mga, kahapon kasi mayroong kaunting, pa-meeting ng mga parallel groups at saka under the Alliance of People's Organizations and Alliance of Progressive Organizations ang BBM Sara team. Okay. Dyan sa Quezon City. Thank you very much sa QC, Tony Evangelista sa isang volunteer service center care of Tito Tony Evangelista. Ang balita kasi magko-concentrate daw sa Visayas ang campaign ni Madam from now ng both. Kasi dyan yung Mindanao kasi halos Mindanao may Inday sa North crack na solid. Nag-crack na solid na kailangan. Ang Central Luzon din. Oh, Central Luzon, crack na yun. NCR din. Wala na. Ay, gano'n. Wala na. Nag-crack na. So, sa Visayas daw talagang Yes. Ang magkakaalaman. Well, alam na rin dun eh. Leading naman si BBM dun lahat. Maksi sa supposedly Western Visayas na supposedly mahina siya. Lumalabas na lamang pa din siya doon. As it turns out, hindi pala. Lamang pa din siya. Totoo naman yun, pero May 2nd, dito yung schedule nila May 2nd. May 2nd, Capiz and Aklan. Tapos May 3, Antique at Iloilo. So, gaganti raw sa birthday. Happy birthday. Oy, Mare. Happy birthday. Sorry, ha. Hindi ko man lang nabanggit. Bukas pa. Sa Makapagal Boulevard, birthday rally. At bilang birthday gift daw, sisipagan pa yung house to house. Wow. Okay naman. Tao sa tao na daw. Ha? Tao sa tao. Dati hindi. Tao sa hayop. Hindi ko alam. Tinatanong ko nga, sino ba kausap ninyo dati? Bakit tao sa tao na ngayon? Ayun ba description nila, tao sa tao? Yes. Kasi raw, kawawa naman yung mga hihirap na yan. Iboboto nila si BBM. Hindi ba nila hindi nababasa nila yung plataforma? Hindi pa nakikita. Pro-China yan eh. Yeah, they're going there to... Atakihin na tayo ng China. Sasabihin nila, let me educate you. Yan. Tama. Bentang-benta yan talaga dun sa mga tao. Parang sinabihan nyo na, tanga kasi kayo eh. So let me educate you. Okay. So polite. So polite. Ayos. Hindi naman sila condescending. Alam nyo, hindi maganda dating niya mga ganyang condescending. Ah, hindi ba? Hindi maganda dating sa mga tao. Mukhang yan yung style nila. Kung magsalita, yun. Lalo na yung mga artista. Kala mo kung sino mga artista lang kayo eh. Ay, grabe lang. Hindi ba? Bakit nila lang mga artista? Bakit? Ba? Ano ba? Sana kung sino si Professor Carlos. Oh, well,
not everyone can be Professor Carlos. Eh, magsasalita ka tungkol sa mabibigat na bagay. Ano ba background mo dyan? Hindi ba? Lalo-lalo na pag grammar yung subject eh. Ah, nainis. Nagpadala ng 6 messages na... Nainis, ha? Nainis. Ito. Ah, 6 na ba? Sunod-sunod, ha? Sunod-sunod. Willie, hindi ka na mapiro. Ikaw talaga, Willie, hindi ka na ngayon pwede biruin. Baka mag-100% na yan. Alam mo, pikon yan. Baka mag-pikon yan, gawin 100% yung BR. Sana mag-pikon siya, tapos magpadala pa ng sis. Hindi lang 100% ang BR. Baka mapikon din sa magdala ng tsokolate. Ayun yun nga, yun nga, yun nga. Ganyan yan mapikon eh. Huwag niyang pipikonin si Willie. Dinig ko sis eh. Huwag na lang, sis na lang. Sis na lang daw. Ay, ganun? Para hindi masyadong halatang pikon. Okay. Kasi kung hindi sis. Okay. Kung sis na lang, parang hindi masyado na pikon eh. Sige. Parang kailang, ganun. So, okay, yun pala yun. Ang matindi kasi, marami rin nasirang mga voting centers dyan sa Visayas. Dahil sa bagyo. Eh, mantakin mo yun. Di napakadali ng... Kumbaga sa test. Napakadali. Kumbaga sa test, ang dali ng cheating. May kodigo ka na. Eh, hindi ba? Ayan. Okay. Eh, paano yan? Irarush ba yung repair? Isa pa yan, ano? Sa Visayas? Eh, baka hindi kumita yung debate, eh. Baka walang pambili. Kompleto na ba yung, ano, yung COVID measures ng COMELEC? Isa pa yun. Kaya nga ho, kailangan niyang election, eh. Kaya nga sinasabi yung senaryo na no proc at saka disturb because of all these things, di ba? Mm-hmm. Marami na sirang polling places, tapos yung COVID, di ba? Yung haba nung ano, haba nung balota, isa pa yan. Yung oras, papa, eh, yung time nalang, and motion. Yun nalang deployment ng mga election mga parapernalya. Problema na nga yun, di na nga nagkatinginan dyan eh. Hindi na nagkasilipan. Hindi na nagkasilipan. May mga, baka buffet. Baka kung saan pumunta yung mga, yun na sinasabi mo. Isa yun. At saka, eh, alam naman natin, merong extra rice. Buffet. Buffet extra, na. Extra rice. Hindi lang rice. Hindi lang rice. May kasama ulam eh. May sashimi. Eh kasi po, yung printing ng balo. Na-discover ko. Hindi naman siya press. Hindi sa National Printing Office pati. Which should be, ha? National Printing Office dapat. Eh, wala naman silang kakayahan. So therefore... Hindi nila dinevelop yung kakayahan. Kasi nga, kumikita by farming out. Hindi naman siguro. To private corporations. And then, yung mga private po na yan, ang ginagamit niyan, high-resolution copying machine. Mm-hmm. Walang control number yan. Wala. Pwede nga mag-imprenta na mag-imprenta, hindi malalaman ng COMELEC kung ilan ang inimprenta mo. May kasi observers naman, di ba? Really? Di ba? Nasingin ko lang yung observer na yan. Nagreklamo na nga this year eh. Walang observers. Mag-iimprenta yan, tapos lalabas doon sa kabilang pinto, tatatakan mo na lang yan ng old clothes. Tapos na. Tapos na yon. Tapos na yon. Nawala na yung extra, ano extra buffet. Extra buffet. Nawala na yung buffet. Hala. Saan mapupunta kayo yun? Yon, yun pa. Kanino dadalhin yan? Baka 20% marking lang. Lang? Di ba? May mga, ang daming mga gaps dyan. The oldest trick in the book. Gusto ko lang yung extra printing ng balot. Gusto ko lang i-point out, by the way, that the, ano ba yan, Bureau of Printing ba? Or National Printing Office is under the PCOO. Ha? What? Oh my God. So, di ba? Pwede pa lang hindi totoo na walang ginagawa yung... sekretarya doon. May ginagawa. Bago sa tanganan daw dito yung isang ano dyan eh. Nakabili agad ng kondo eh. What? Yun ang balita eh. Magkano lang naman kondo? Grabe ang bakbakan dyan sa printing beast industry. Talaga. Yung kontrata with... Isipin mo lahat ng resibo. Yes.
BIRC. It's, oh, documentary stamps. Yan! Yan, my favorite yan. Lahat ng sa forms. Lahat ng forms ng government. Government, sa government. NPO. Mm-hmm. Na walang printing facility. Oh, ang pag hindi sila... yun ang dapat tinaan. Kaya ano yun? Ang pinag-usap, para rin niya yung import permit. Kung hindi ka, kung dahil wala silang printing facility, merong ano, meron silang sinasabi na letter. Lease daw. Hindi, advisory. Pag ikaw, ikaw ay LGU, kailangan ka magpa-print sa kanila eh. Tama. Ng ano, ng required, ng documents. Ngayon, gagawin mo ngayon, sasabihin mo sa kanila, wala ka. Sasabihin ng NPO, exclusion. Okay na to. Wala kami. Wala kami, dahil wala kami, you can go to... So, yung exemption siya. Meron siyang exemption. Exemption! Tapos, meron silang list of accredited print. Ayun! parang import permit. List of accredited printer. Ayun! Printed by. Yeah. Di ba dapat, dati, ang passports dyan? Ah, hindi. Iba naman yan. Iba pa. Iba DFA, pa yan, meron yan. Silang sarili. BSP po yan. Unang-una, Bangko Sentral. Okay. Dahil sa security feature ng passport. Okay. Kailangan po, maingat na maingat tayo dyan. Therefore, para ka nag-iimprenta ng pera, kaya dapat BSP noon. Dati. All of a sudden, sabi ng BSP, hindi na namin kaya. Dami namin ginagawa. Panahon po ni Pino yan. Biglang hindi nila kaya, hindi no? Hindi nila kaya. Napunta sa isang private. Oh. Ayan. Yan naman ang kwento dyan. Yung team na nagmahal po. Baka kalain mo? Ang passport, nagmahal. Bakit? Ilalagyan daw ng electronic chip. Oh. May chip. Kinanbas ko magkano yung electronic chip. 20 pesos lang pala yun. Ano? Pero yun, ano rin yan? Hindi naman involve yung mga national printing office doon. Kasi ang involve lang yung isang opisina rin na semi-government. Nila. Apo din. Yun, very strange animal eh. GOCC ba siya? Ano ba itong apo na ito? It's a private ba yan? Na take over ng government. So now, it takes the... But it's still private, but owned by government. But run by the government. Para siyang... But not exactly... May sariling charter na ba yan? For so many years, ganyan na yung setup niyan. Office. Yan, maganda dyan. At yan ay... yan, grupo na yan, yung apo na yan, private na ginawa nila, nakipag-turn out sa DFA at lahat during the time of Pinoy. Pero ang grupo pa rin na nag-take over dyan, grupo pa rin ng mga tiga-PCO at that time. At that time. Sila pa din. Coordination with RTB. Coordination! Your favorite word. Intensified coordination. Very intense yan. Doon sa presidential radio TV team. Radio television. Malacañang yun. RTVM yan. Malacañang yun. Yun yung team ng presidente, RTVM. Yes. Napaka-importante yung team yan kasi kilala naman natin. Magkano ba mag-invest sa printing? Sinong presidential ba't relative yung taga dyan? Dati? Uy, presidential printing. Relative, hindi naman. Eh, sino? Ang panahon ni Pinoy? Hindi po. Tita lang naman niya yan eh. Hindi po. Hindi ba? Hindi ba tita niya? Tita. Hindi po relative tita. Tira! Tita lang. Tita lang ho yun. Oo nga. Ano nga yun eh? Going away gift nga yung sa passport. Tita niya talaga yun. Going away gift yung sa passport. Retirement niya. Kasi, you know. Yung mga dating matalino, lalong tumalino. Because, you know, he can't say no to Tira. Yan. Chira. To Chira. Si Chira, huh? Kaya pala. Ang lapit pala sa kusina. Yes. Super lapit yun. Uh-huh. Ngayon, pare, yung, alam mo ba, ang smuggling ngayon na binabakbakan, binabantayan daw ng Department of Agriculture. Oo, may binabantayan sila. Meron. Sige, game. Ano? Palm oil. Alakan ang koko.
Pagkatapos yung babuyin yung mga coconut farmers natin. Uh-huh. Ayan, palm oil daw ini-smuggle. Ano mo ako, anong palusot? Uh-huh. Ang misdeclaration. Uh-huh. Ide-declare nilang animal feed. Okay. Ang animal feed, zero tariff po. Okay. Papasok dito yung palm oil as animal feed, zero tariff. Mm-hmm. Eh, mataas ang tariff ng palm oil dahil kinakalaban niya ng coconut oil. Oh. Yan. May smuggling. Babantayan din daw ho ng Department of Agriculture. Pagkatapos nilang halos patayin yung coconut industry natin, biglang nagbabantay sila. Hindi, ganito yung Trixie. Mm-hmm. Kapag Department of Agriculture ang magbabantay, mm-hmm, asahan mo makakalusot lagi. Oo. Okay. At tawag ho dyan sa Pilipino, bantay sa lakay. What? Magbabantay daw sila, ate, di good luck na lang. Oo. Parang yan yung mga fiscal agent, PCGG. Fiscal agent. Di ba mga fiscal? Bantay sa lakay. Hindi kami ano, we are volunteers. I think mali yung pag-pronounce ninyo, fiscal agent. Fiscal. Taga-fix. You have to pronounce it correctly. Fiscal. Mm-hmm. Fiscal agent. Yung mga taga-ano. Ito talaga, parang nakakabilib naman pala talaga si Secretary Dar. Ang sipag-sipag. Diba? Babantayan daw ho nila ngayon ang mga importation. Kasi daw smuggling na. Maski hindi smuggling, boss, ang taas ng importation natin ng palm oil. Kalain mo. Oo. Kasi ho, yung mga coconut oil mill doon sa Davao na ibinigay nyo kay Manny Pangilinan. Hindi na ho coconut ang ginagawa. Palm oil na. Uh-huh. Yan ang balita. Ha? Kasama daw yan. Ang problema lang daw nila, wala silang police power. Police power? Yan po ang sabi ng Department of Agriculture. Kaya hindi sila makapanghuli ng smuggler. Siyempre, tatanga-tanga pa rin. Anak na to. Hindi na kailangan hulihin yung mga smuggler na pumunta rito, pumapasok. Yes. Hindi na imposibleng pag na-smuggle na at uhulihin nyo, hindi ho talaga mapipigil yan. The best thing to do, huwag nyo na paabutin dito yung shipment. Mm-hmm. Diba? Kasi kung payag kayo ng payag na magpa-shipment, magbibigay ng import permits. Yes. Pagdating dito, tsaka nyo babantayan kung ano yung mga smuggle o hindi. Ay, wala po mangyayari. Talagang i-smuggle yan. Hmm. Okay? Nasa nature ng negosyo yan. Profit-oriented. Oh. Bakit nyo gustong ganon? Magbibigay ka na maraming permit. Tapos ngayon, naangal kayo. Wala kaming police power para hulihin yung mga smuggler. Unang-una, it's not police power. You don't need that. Yeah. Police power is the power to make laws or rules in accordance with the public interest. Ang sabi po, ang usap-usapan, 45 billion pesos in revenue ang nawala dahil dyan sa palm oil smuggling. Mm-hmm. Akalain mo. 45 billion pesos. Eh, bakit kasi nilaginan yan yung... Unang-una, bakit nila nilease lahat ng mga, ano, ng mga mills to, ano... Sapak na sapak to. Wala ka ng tariff. Exempted ka ba sa 12% VAT? Mm. Diba? Sarap no, tsaka ano yan? Talagang master na nila yung oil eh. Mm. Yung isa naman, yung crude oil doon sa Subic. Master na rin nila si Dar. Alam nila kung anong gusto nito. Isipin mo, yung classification lamang na ito ay animal feed. Uh-huh. Hindi ba maliwanag na yun? Diba? Yung magka-classify na animal feed ito. Oil yan eh. Sige nga, sabi mo sa akin kung paano mo yung sinabing animal feed ito. Wala raw silang police powers para hulihin ang mga smugglers. How irritating. Bakit? Eh kasi nga, what they mean is law enforcement powers. Not police power. Is the power to make laws. Pagbigyan mo na ito. Yung hindi nga. Hindi naman UP graduate yun eh. Saka hindi naman yun. I'm about to fall into that trap. Saan nga gumraduate yan? Ha?
Saan ba? Muntik na siya na-trigger doon. Muntik na eh. However, so, nagre-request daw sila sa mga ibang agencies na please naman sipagsipagin nyo panghuli ng smuggler. Haba. Kasi hiyang-hiya naman kami sa inyo. Sipag-sipag nyo sa ano. Ang suggestion lang natin sa ano, huwag kayong magbibigay ng ganyan mga press release kasi baka ang pupuntahan para manghuli ng smuggler yung mga opisina nyo. Ayan, patay. Diba? Kasi kayo, enabler kayo eh. Diba? Sa inyo nagsisimula eh. Hindi kayo, pag umingi tulong, i-raid. Baka i-raid yung hospital. Yung opisina nyo. Law enforcement. Ito, sige, pupunta kami game. Yan ha. Ito nakuha namin mga papel. Ito daw ang main difference, pare. Ang sa record ng Bureau of Animal Industry, ang importation ng palm oil, nasa 40 million kilo lang. Okay. Ang Bureau of Customs, 55, mahigit 55 million kilos. Ibig sabihin 15 million kilos yun ay i-smuggle. Oh. Ha? Only? Oo. Palm oil. Eh ba, may coconut naman tayo. Ba tayo nag-i-import ng palm oil? Ewan ko dyan sa ano. Kulang daw. Ang ating? Sa yung ating production. Eh kasi yung mga coconut oil mills, kinonvert nyo sa correct palm oil. Eh talaga. At saka yung coconut industry. Wala bang batas na ganun? Meron. Yung coconut industry modernization program, hindi nga nyo pinatupad ng mabuti. Yung replanting, pagkakaan. Hindi, dapat ibasura, Marcos yan. Oo. Oh. Danding ko ang mga. Danding ko ako, Marcos yan. Basura nyo yan. Pati nga yung Buswanga na coconut experimental station, iniyari ninyo. Pina-take over pa nyo kung kani-kanino. Ay, hala? Oo, ang ganda niyan. Ang ganda na ng programa noon magmula sa planting, replanting ng mga coconut. Kasi, kompleto na yan Ang coconut, may life yan. Habang tumatanda yan, bumabagsak ang prutas. Okay. So kailangan ho, after a certain number of years, kakahuyin nyo na yung coconut. Replant na. Magre-replant na. Correct. Kasi kanya parang so many years. So kailangan ng programa dyan to do that. Okay. And? Ngayon, at dwarf coconut na yon. Dwarf na yung hybrid. Yung hybrid. High yielding at saka hindi tumatangkad. Oo. Madaling anihin. Hindi ka na aakyat. Hindi matrabaho. Okay. Tapos high yielding. Oo. Yun. Panahon ni Ambassador Cuanco. Sila in really yan. JPE. Tanko and then after that si Casanis. Kaya nagkaroon ng Philippine Coconut Authority. PCA. Yeah. Ang sinisisi nila dyan, yung levy. Okay. Dyan daw nagnakaw si Marcos. Ha? Yung levy na yon, yung po yun na-invest. Yung CIIF. Yan yung naging daan-daan bilyon na ngayon. Okay. Kung ninakaw yan, dapat wala na yung mga daan-daan bilyon ng mga coconut. At saka yung daan-daan bilyon na yan, nasa ibang pangalan, hindi sa... hindi sa gobyerno. Yan ngayon ang pinag-aawayan nila. Ito nga, kung hindi ginawa ni Danding yan, di wala kayong daan-daan bilyon na yan. Wala kayong pinag-aawayan. Mas gusto ko na yung may pinag-aawayan kesa tayo. Kesa sa yung wala, zero. Magbabalik ang karambola. Oras natin, 9:01 ng umaga. Karambola! Sa DWIZ.